The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating tatalakayan sa episode na ito ay part 2 ng mga nagbudol-budol ng mga gold bars dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna. Alright, shoutout kay Batikin Adventure, Alan Marca, Norberto Rodriguez, Ray Murato, Danny Flores, Alma Ulep, Renato Poster, Frederick Oquindo, FF Warrior. Shoutout din kay Bonifacio Manuel, Mark Nello Maestrado, Mr. Tats, Hyacinth Docfemia, Lorenzo Biliunes, at kay Lanao TH Vlog, Jethro Cabale, Jerry Hurulan, Jeffrey Turio Bulsao. Also shoutout kina Arnel Manliges, Elmer Lozano, Ernesto Manalo, Rolly Wakit, Anton Hagunoy, Franklin Tunglal, Nueva Vizcaya, Dambao, Menard Gamok, LJB Misor, Boy Kaukau, Iem Dibinagracia, Elben Famaran, and to Rogelio Cortez. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat, tayo na ngayon magpatuloy. Naranasan nyo na bang mabudol-budol, mga katiets? Ang aking ina ay nabudol-budol 20 years ago. Lahat ng aming tinagong itong mga alahas na nakalagay sa jewelry box ay natangay lahat ng mga budol-budol, at ang laman ng bag na dapat nagkaroon ng 1 million pesos na shoulder bag, ang laman lamang ay 20 pesos. Merong mga washer na metal at mga pako or nails. Kaya para hindi kayo mabudol-budol, ako ay nagpublish, republishing itong video ni Miss Jessica Soho, kaya atin pakinggan ang ating idol na si Jessica para lalong maintindihan natin kung ano ang mga modus ng mga budol gang na ito. Matagal na ang modus ng gold bar scam, pero muli itong lumalaganap ngayon sa paglantad na rin ng mga nabibiktima. Katulad na lang ng dating sundalo at OFW sa Saudi na si Tatay Ben, hindi rin niya tunay na pangalan. Nagoyo rin daw siya ng gold bar scam. Nakuhanan siya ng tumataginting na 700,000 pesos. Pakita ko lang siya talaga ng kahit anino talaga, susunggabang ko talaga sa galit ko. No? Makasipa man lang ako isa, o makasampal man lang ako ng isa sa kanya, o makasuntok man ng kahit isa. Nito lang Abril, umuwi si Tatay Ben mula Saudi para ipagdiwang ang kanyang ika-61st birthday. Ang masaya sanang okasyon, naging problemado, pati misis ni Tatay Ben, apektado. Kwento ng misis ni Tatay Ben, may tumawag din daw sa kanya na nagsabing napanaginipan nito ang kanyang numero. Nagpatulong din daw ito na magbenta ng gold bars kapalit ng mga lumang damit at pagkain. Yung pag-uwi niya dito, alam ko nagliblang siya. Hindi niya alam noon na yung mga inipon niya ay naipautang ko na noon. Dumating nga yung message na yun na sinunggabang ko na kala ko na makakatulong sa problema ko dun dahil hindi ko masabi sa kanya yung pangyayari sa amin na yung pera niyang pinaghirapan nabala. Pakiramdam daw ni Nanay Martha nung puntong yon, yun na ang sagot sa problema niya sa pera. Kaya kinumbinsi niya ang kanyang mister na kausapin ang caller. Napakaganda niyang magsalita. Sila sa bukid nakatira, sila mahirap, malayo sa bayan, walang makain. Naawa rin namin sila matulungan. Inihanap namin sila ng buyer kung paano may dispose yung kanilang sinasabing ginto. Kasakasama ang kanyang kaibigan, lumipad pabukid noon si Tatay Ben. Pinapunta raw sila sa isang liblib na lugar kung saan sinalubong sila agad ng anim na tao. Matapos nilang maibigay sa mga ito ang mga lumang damit at pagkain, ipinakita raw sa kanila ang Dimanoy gold bar na mapapasa kanila raw kapag nag-down payment sila ng 300,000 pesos. Para madala na natin yan, tawagan natin yung nasa Saudi na tinawagan ko. Sabi, sige sir, padala ko yung 100,000. Nang lamoy yung mga alahas mo dyan. Pinauwi pa raw kina Tatay Ben ang gold bar, at nung ipasuri niya ito sa isang pawn shop sa bukid noon, ang sabi sa kanya, totoo itong ginto na ang halaga 20 million pesos. Sabi ko sa kasama ko, yan ay between life and death na yan. Kung yun ay maging pera, marami tayong tutulungan. Kinabukasan, nakipag-meeting daw muli si Tatay Ben sa kanyang mga katransaksyon. Nag-ritual pa raw ang mga ito. Pagkaabot ni Tatay Ben sa kanila ng Dimanoy ginto, nang bigla na lang, kumaripas ang mga ito ng takbo. Nung nakababa na kami sa karsada, doon ako nagsisigaw. Sabi po, kung inabot kita, papatayin talaga kita. Hindi kita bubuhayin.
napakawalang hiya mo. Sabi ko, napakabuti namin sa'yo na makipag-usap. Ikaw ay parang santong hindi man din na may pa-Diyos-Diyos pa kayo na ginagamit. Yung pala, ubod kayo ng mga walang yung tao. Makalipas lang daw ng 2 linggo, nag-text ang caller. Nagsosorry pa at para raw makabawi. Kung dati, 300,000 pesos lang ang kapalit ng isang gold bar. Ngayon, ang kanilang 300,000 pesos, papalitan na raw nila ng 3 gold bar. Okay, hanggang dito lang muna tayo mga katiyats. Kung kayo ang nasa lugar ni Mang Ben, makipagsundo pa ba kayo or makipag-deal sa mga budol-budol for the second time around at magbabayad ka na naman ng malaking halaga? Yan ang ating tingnan by next episode kung gaano katindi ang hypnotizing power nitong mga budol-budol gang. Kaya abangan mga katiyats, ako'y magpaalam na. See you on my next video.